Sugatan ng isang dating PBA player matapos barilin ng binatilyo sa Cebu City. Ang ugat daw ng krimen, 20 pesos. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Iniinda ng dating PBA player na si Eliud Poligrates ang tama ng bala sa kanyang balikat, ang bumaril sa kanya. Isang 15 anyos na binatilyo na hindi napagbigyan ng manghingi ng 20 pesos. Nangyari yan nang makasalubong niya ang sospek sa isang barangay sa Cebu City nitong Martes. Actually, may kinuha ako na dumbbell sa aking kaibigan. Nang dumaan ako sa chapel, may bata humingi ng 20 pesos. Tapos di ko siya nabigyan dahil wala akong barya. Natanggihan ko siya. Agad namang nahuli ng mga pulis ang namaril na binatilyo na itinago sa pangalang Brandon. Umamin ang minor de edad na siya ang namaril kay Poligrates. Pero hindi lang dahil sa hindi siya nabigyan ng 20 pesos. Kwento ni Brandon, idol niya noon ang ex-PBA player pero napalitan ng galit ang kanyang paghanga. Sinasaktan daw kasi siya ni Poligrates tuwing nalalasing ito. Noong isang gabi, lasing siya. Naglalaro kami ng basketball. Sinakal lang niya ako. Pagkatapos niyan, humingi rin siya sa akin ng pera. Tapos, agad niya akong sinakal. Umamin din ang minor de edad na suspect na nakagamit siya ng marijuana nang mangyari ang insidente. Kinukunan pa namin ng reaksyon si Poligrates sa aligasyong sinasaktan niya ang binatilyo. Pero ayon sa pulis, disidido si Poligrates na kasuhan ng frustrated murder ang minor de edad na suspect. Gusto man ang biktima sana mag-file ng complaint. So, nagpe-prepare na yung ano natin, sir, for filing of complaint. But again, sir, minor siya, sir. So, mauwi siya dun sa second chance sa DSWD, sir. Mag-undergo siya ng ano, sir, rehabilitation program dun sa second chance, sir. Lumabas naman sa imbestigasyon ng mga pulis na ang baril na ginamit ng suspect ay ipinabebenta lang sa kanya. Hindi rin daw ito lisensyado. Tinutugis na ng mga otoridad ang taong nagpapabenta ng baril sa binatilyong suspect. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.